4,500 unfilled nursing positions sa Department of Health. 4,500 ang mga bakanting posisyon ngayon sa kagawaran ng kalusugan para sa lisensyadong nurses. Ito po ang sinabi sa media ni Acting DOH Secretary Teodoro Herbosa ilang araw lamang matapos niyang maupo sa pwesto. Ang sweldo umano para sa naturang 4,500 unfilled nursing positions sa DOH ay nagsisimula sa 35,000 pesos kada buwan. At kung hindi man umano mapupunuan ang 4,500 na mga bakanting posisyon na ito para sa rehistradong nurses, iniisip ng acting secretary na ito ay ang paraan po ng pagpuno sa pamamagitan po ng pagkuha ng mga nursing graduates na may mga diploma at maging sa mga hindi nakapasa sa board exam. Hindi po natin mawari nga kung saan ba hinihugot ni Dr. Herbosa ang kaisipan na punuin ang bakanting nursing position sa DOH ng mga taong hindi naman rehistradong nurse. O kung ang mga ito'y magsisilbing nursing aide, eh hindi pa rin po nurse yun. At kahapon po lamang ay may panibagong pahayag si Dr. Herbosa. Ngayon naman, sinasabi niyang ang mga bumagsak sa nursing board exam na ang grado ay 70 hanggang 74 ay maaaring bigyan ng temporary nursing license. Temporary license sa pagiging registered nurse? Pwede ba yun? Hindi. Dahil ang bagsak sa professional board exam ay bagsak. Period. Sandali lang. Ano ho ba ang panganib kung hindi lisensyadong nurse ang gaganap sa tungkulin po ng isang nurse sa isang ospital? Ito ang sagot ni Binibining Maristela Abinohar, ang National Vice President ng Filipino Nurses United, nang amin siyang makapanayam. Una po ay yung preparation. Ang sabi po dito ng Board of Nursing PRC noon, ang ating pong nurse licensure examination ay sukatan, pamantayan, sino na yung ating mga napag-graduate na handa na gampanan yung kanilang mga responsibilities. Ganun. So, kasi po sa board exam, matetest po dito yung knowledge at matetest mo po sa situational analysis yung kanilang skills in decision making, critical thinking, at iba pang bagay. Pero kung hindi pa po sila dumaan doon, meron po tayong pag-aalinlangan doon sa kahandaan ng ating mga nurses. Ikalawa, Sir Ted, ang ating po mga nurses na registered, once po na pumasok na sila sa trabaho, kapag po nakagawa sila ng negligence, no? Yung talaga pong ma-endanger ang buhay ng kanilang mga pasyente, pwede pong ma-revoke yung kanilang license. So, yung pag-iingat po, yung accountability, nandoroon. Pero halimbawa pong walang lisensya ang magtatrabaho at mag-aalaga, magbibigay sa iyo ng medication, maglalagay ng mga IV fluids at iba pa. Kung magkamali po, halimbawa, magkamali at magkaroon ng epekto sa pasyente, sino po ang mananagot, kaninong lisensya ang matatanggal. Yung mga ganun pong pag-aagam-agam. Kaya po, go ahead, ma'am. Apo, kaya po, sa tingin namin ay alam namin na meron talagang ang tawag po dito, may urgency na talaga pong makahire tayo ng mga nurses. Pero meron naman pong pumapasa sa board exam at meron din naman pong mga unemployed at meron pong mga contractual na hindi pa permanent. Tapos meron pong mga vacant positions. So, hindi po tayo mahihirapan maghanap to fill up sana kung maayos lang yung ating i-offer na working condition. Bakit ka nga naman kukuha ng mga hindi rehistradong nurse gayong may mga kwalipikado po namang nurses na
nananatili pa rin sa Pilipinas sa gitna ng tukso ng pagtatrabaho sa abroad. Ang tinutukoy po ni Binibining Maristela Abinohar na mga contractual nurse ay hindi tumatanggap ng katumbas ng salary grade 15 na siyang entry level nga sana sa mga nurses po sa DOH. Ang salary grade 15 ay katumbas ng 36,619 pesos kada buwan na sweldo. Ang karamihan po sa contractual na mga nurses ay nasa lokal na pamahalaan at ibang pribadong pagamutan na tumatanggap lamang umano ng minimum na sweldo. Hanggang ngayon po, yung pinag-uusapan po natin na napakababa ng sahod ay nandiyan pa rin, no? Nananatili pong 570 pesos a day para po sa mga nasa pribado or around 11,000 pesos a month. Tapos yun naman pong nasa pamahalaan na dapat po ay salary grade 15 or equivalent to 36,000 a month. Hindi po sa lahat ng bahagi ng bansa ay ganyan ang pinapatupad. Ang salary grade 15 po ay hindi na ipapatupad sa ibang mga lugar, lalo na mga local government units. Kaya po, ang isa pa ditong challenge, certain, ay marami pong contractual. At yung mga contractual, hindi rin po tumatanggap ng salary grade 15 kung hindi salary grade 11. At sa privado naman, certain, yung 570 a day, NCR lang yan. Dahil meron tayong tinatawag na regional wage board. Mm-hmm. Sa labas po ng Metro Manila, paliit ng paliit po ang value ng minimum wage na tinatanggap nila sa bawat araw. At muli po ang tinig di Binibining Maristel Abinohar, ang National Vice President ng Grupong Filipino Nurses United. Kaya naman, hindi nga po natin, with all due respect, ano ho, makuha ang logic o logika sa sinasabi ni Dr. Erbosa na pagkuha sa non-board passers para punuan ang sinasabi niyang kakulangan sa rehistradong nurse sa DOH. Gayong may mga rehistradong nurse naman ngayon na nagtratrabaho na sa Pilipinas subalit tumatanggap lamang ng maliit na sweldo. Bakit kaya hindi niya muna suyurin ang mga LGUs at mga pribadong ospital na nagbibigay po lamang ng minimum wage sa mga nurses at hikayatin ang mga ito na maglingkod sa kagawaran na nag-aalok umano ngayon ng 35,000 pesos na sweldo kada buwan? O baka naman po sa DOH mismo ay marami ring contractual nurses? Ayon po sa inilathalang report ng DOH, Health Human Resource Development Bureau, as of December 2022, may kabuuang 16,617 contractual nurses sa buong Pilipinas. Hindi lang po tinukoy sa report na ito kung ilan dito ang nasa pamahalaan at nasa pribadong sektor. Samantala, kakailanganin umano ng 12 taon bago mapunuan ang kakulangan ng rehistradong nurses sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, 127,000 ang kakulangan ng bansa sa nurses. Ito'y kahit pa taon-taon ay merong humigit kumulang 10,000 nursing graduates na nakakapasa sa board exam. Kung nakakalito ang mga nagiging pahayag ngayon ni Acting Secretary Erbosa sa kanyang sinasabing hiring ng mga non-board passers bilang mga nurse sa mga pagamutan po ng DOH, ito ang totoo at hindi nakakalito. Sadyang hindi mo mauobliga ang mga bagong nursing board exam passers, lalo na ang experienced registered nurses na manatili sa Pilipinas para magtrabaho dahil ang iniaalok na sweldo dito po sa atin ay malayo sa tinatanggap na average na sweldo ng lisensyadong nurses kada buwan sa iba't ibang mga bansa maging sa ASEAN. Halimbawa sa Singapore na ang buwan ng sweldo ay katumbas ng 236,000 pesos kada buwan. Malaysia, 97,000 pesos. Thailand, 83,000 pesos. Indonesia,
79,000 pesos. At Vietnam, 63,000 pesos. Sa Pilipinas umano, average ay 40,000 pesos. Eh sa Amerika kaya, UK, Canada at New Zealand, ang average po na buwan ng sweldo po ng nurses sa Estados Unidos ay $3,800 o higit na 200,000 piso kada buwan. Sa UK naman, £1,662 ang monthly salary o katumbas ng 119,000 pesos. Sa Canada, 4,097 Canadian dollars o katumbas ng 173,000 pesos. Samantalang sa New Zealand, 3,900 New Zealand dollars o katumbas ng 135,000 pesos. At ang mga datos na ito ay malinaw po na katotohanan kung bakit nga nagkukulang tayo ng nurses. Ang oportunidad na kumita ng mas malaki sa abroad. Ang kakulangan po ng nurses sa kagawaran ng kalusugan ay hindi masosolusyonan sa pagkuha ng mga taong hindi naman talaga nurse. Ang solusyon dito ay ang pag-aangat sa sweldo ng mga nurse na kaya ba namang ibigay ng mga pribadong ospital at maging ng gobyerno? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.